Yes. In Hongdae. Hongdae. Nakausap niya ako, nagta-translate siya. Ang cute daw nung hat ko. Hindi ba ang bait ng driver? Nakikipag-usap siya. Tignan niyo yung eyeglasses natin from Gana Optical. Ang ganda, no? Nag-transition talaga siya. Thank you, Gana Optical, for my cute eyeglasses. By the way, wala akong nakitang may kulay na taxi. So, ang sinakyan ko is silver. Okay na to. Yan siya. Bye. After a almost 15-minute drive from Dongmyo Flea Market, we made it to Insadong. And alam nyo, ang binayad natin, 8,700 won. So that's about 360 pesos. Not bad, nakatipid tayo ng lakad and time, syempre. So tara, let's explore Insadong. Ang sarap dito sa araw. Ayoko na umalis. Pwede ba dito na lang? Ang ganda naman pala dito sa Insadong. Wow, lamig ang hangin. Grabe. Ang cute pa yung mga gantong stalls, oh. Korean burrito. Oy, wow. Insa, Korea. Ito, souvenir shops. Meron din silang fish dito. Pero red bean yung palaman. Uy, ang bango. Ito, mga sandok. Lakad-lakad lang tayo. Lamig naman dito sa Insadong. Maybe because mas malaki yung area. Alam mo yun, ang laki nung space. Hindi ka guys sa dome, yung maliliit yung space. Kaya yung hangin hindi masyado makapasok. Dito, grabe. Ayan o. Oh. Kaya sobrang lamig. Yun yung balot na balot sila o. Oh. Walking around Insadong. Ito candy jelly. No sugar peanut. No sugar natural honey. Roasted seeds. Tay natin. Thank you. Ang sarap. No sugar. Bili tayo. Mga nuts. Total, mahilig naman sila sa bahay sa mga nuts. 10,000. Okay. Diretso na tayo. Nakabili na tayo ng nuts. What else can we buy here? Pag diniretso pala natin to, dito yung Angkok Station. So ito yung buong Insadong area. Pag kumana naman, dito yung Iksondong. So naisip ko, since magtitrend tayo mamaya sa Angkok pabalik, dito yon. Eh kung inuna natin to, tapos babalik tayo dito, di ba parang iikot tayo? So, punta muna tayo ng Iksondong. Ito. Tapos pabalik, saka tayo mag-iinsadong. That's our route. Dito tayo dumaan sa ano, maaraw. Napakalamig, grabe. Pag nawala ka sa init. Ayun, cute. Oh, caricature. Insa, caricature. Nakita ko din si Miss Anna, nagpaganito pero sa Hongdae siya. Dito tayo. Punta tayo ng Iksondong. Kaglabs na ako, hindi ko na kaya. Let's explore Iksondong. So Iksondong is like a small alley dito sa Seoul. Ang tawag sa kanya Iksondong Hanok Village. As in, maliit lang siya na alley. Pero punong-puno siya ng mga trendy cafes, boutique shops, and all. Ayan o. Shopping. Ito pa siya. Oh. Cute, no? It's a cute alley. Saan tayo? Kakanan ba tayo? Or diretso? Okay na tayo dito. 50% Black Friday. November 19 to December 2. Pasok tayo. Ito pala yung pinaamay kanina. Perfume. Long lasting scents. If you spray it on your clothes or hair. Ah, okay. Kaya siya parang dress perfume at that. 24,000 won. Bango ah. Balsam. Yeah. Meron na yan sa bango. Ang gusto kong pumili. Balsam. Ganyan siya. Oh. Tapos it's around 1,000 pesos na. Nice. Ang
bango nitong eucalyptus and bamboo. Sakto ko, bibili ko lang ng candle warmer sa bahay, no? Alam, gusto kong bumili. Vegan friendly, natural soy wax, no paraffin. Tapos buy one, get one pa, oh. Grabe, ang sarap dito, ayan. May heater sila. Sarap tumutok. Meron din silang mga car diffuser dito. Tingnan natin. Car diffuser. Tapos, dust perfume din. Ah, same lang to dun sa kanina. That's us. Hello. Ang cute. Meron din silang diffuser stick dito. Pero flowers. 5,000 won. Nice, no? Ito nung shop nila. Meron sana ako nagustuhan na scent kaso sold out, unfortunately. Diretso muna tayo. I saw this store na pinipilahan. Pag pinipilahan, syempre masarap, di ba? And ang bango nung tinapay nila. Let's try it. Ang ganda pa nung gilid niya, pwede ka umupo. Come on, let's try. I'm excited. Ayan siya, oh. Wow. That's right. Salt bread pala siya. For minimum of 4 pieces. Naka-order na ako. 12,000 Korean won. Let's try it. I'm so excited. Alam niyo naman kapag mga pastries, di ba? Favorite natin yun. Tayo na next. Ganun pala na ginagawa sa loob, oh. Tapos dito pinapak. Minimum of 4 pieces na. Take out na lang natin yung matitira. Ang mahalaga matikman natin siya. Ayun na, bagong luto. Maganda dito. Minimigay nila, bagong luto talaga. Kaya kainin na agad natin. Thank you. Ganda naman dito. It's a Thai restaurant. Chiang Mai. Ganda, wow. Very nice. By the way, hindi ko pa pala kinain yung tinapay. Kasi kapag uupo ka sa gilid ng garden, kailangan umorder ka ng coffee. Ayoko mag-coffee. Ang ganda, oh. Italian restaurant. Oh, ang nice naman dito sa Iksondong. Let's try the bread. Nami. The salt butter bread. Is it good? Let's see. Mm. Oh, it's good. The salt complements the butter. Sarap. Yung loob niya buttery, tas ang lambot. Mmm. It's good. Try it. GM recommends. Thank you. Nice to meet you. Okay, may namin tayong mga viewers. Okay, diretso tayo. Ang lamig na. Ngayon ang ating favorite, oh. Pero ito, cream cheese. Taiyaki! Ang ganda rin ito, oh. Anong pangalan niya? Kape? Cheese time. And mental burrata, Goda. Ano oras na ba ngayon? So, Goda? Green cheese. Tingnan natin to. Ano ba to? Yan, oh. Saan kaya yan? Dito ba? Let's try it. Ala, ang sasarap ng mga pastries nila. Doon, double cheese, original milk, wow, iba't ibang uri ng cheese, brie cheesecake, 12,000 Korean won. Sige, try nga natin tong brie cheesecake, para matry naman natin. Ito lang siya kapag binuksan, ano kaya yung lasa, tikman natin. Ganda dito, oh, sa labas. Let's try our brie cheesecake. Partida, hindi pa tayo the lunch niya na. Puro pastries kinakain natin. It's good. Parang may lemon siya. Naranasan ko yung lemon. Yung ilalim niya pala ay chiffon. Tapos yung ibabaw, yung parang brie. Mm. Sarap. Something na pag kinain mo, magiging happy ka. Sarap. This is 12,000 Korean won. Siyempre kalahati ako din sa kainin ko para take out natin yung malahati.
Ilalot ko natin, ikot natin yung kalahate. Sarap, try nyo dito. Panalo. Labas na tayo. Oras na. 3:30, ang bilis ng oras. No? Sige, labas na tayo. Ikot pa tayo. Ito yung kinaina natin. She's industry soul pala siya. Ganda niya sa loob. Tsaka ang sarap, mainit. Ayan, pwede mag-picture dyan. Diretso tayo. Tingnan pa natin ang ibang mga puro cafes. Ang gaganda ng mga cafes dito, no? Pina-level up. Wow, it's like a train tracks. Yagwa cookie, oh bless you. Ay, ang ganda. Wow. Mga boots, oh. Ganda ng store niya. Nice. Yun ang nilalakad natin. Ang ganda dito sa Iksondong. Ito, mga winter clothes din. Uy, pasukin natin to. Ang cute. Ayan, oh. Kahoy-kahoy forest. Ang cute bags. Sikat pala yung salt bread dito, no? Kasi ito, salt bread na naman to eh. Pinipilahan siya. Pasta and risotto. Ito ang ganda rin cafe, oh. Ayan siya. Oh, may award sila, 2023. Ay, ang ganda. Oh. Wow. Happy for it. Yan o. Ganda. Yan natin. Grabe, ang cute ng cafe nila. Wow. Ito pa. Ito na yung kaninang pinanggalingan natin, yung binila natin ng salt butter bread. So, ito yung parang garden nila. Okay, labas na tayo. I'm not sure if naikot na natin yung buong Iksondong. Maliit lang naman siya, pero may mga alis pa yata na hindi tayo napasok. Pero okay na yun. Ito sayang talagang, gusto ko talaga yung pabang. I tried to check again yung perfume, kaso hindi ko talaga type yung scent na natira. Kaya wala. Hindi ko siya kinuha. Now, let's head to Insadong. Dito yung area na pinakamalamig. Hindi ko alam, dito yata dumadaan yung hangin. Pero doon sa loob ng Iksondong, hindi masyado. Kasi maliliit yung alleyway, di ba? So, parang naharangan. Dito, grabe, lamig. And just like that, we're back in Insadong. Parang mga 10-minute walk lang siya. Since mabagal ako maglakad. Pero kung mabilis, 5 minutes lang. Ito na naman yung Tokbok and Odeng. Wow. I want. Dito meron pa. Ay, ang cute oh. Caricature. Menu. So, I guess one ay 12,000 Korean won. Not bad. Tanghulu. Sikat yung tanghulu dito, no? Parang gusto ko ng noodles na yun. Kita nyo? Ayan oh. Ayan nga natin. Magpainit tayo. Kaso mainit ba yan? Di ba usually malamig yung ganyan? Buckwheat noodles. So nang mainit. Mainit kaya yan? Tingin pa tayo dito. Beef soup. Ano to? Macaron. Uy, may samgyetang. Parang gusto ko mag-samgyetang. Galbitang. So short rib soup beef. Wow, okay. Sige, dito tayo kakain. 10,000 Korean won. Set menu, pero may mga ganito din. Tama ba? O baka buffet to? Buffet ba to? Iyan man siguro, no? Ito kasi siya eh. So parang maramihan. Handbook restaurant. Okay, no? Iba na lang. Kasi hindi ko siya mag-figure out. Gusto ko ng mainit na sabaw. That's what I need. Kasi ang lamig talaga. Dito kaya? Dito, oh. Yan, oh. Mainit kaya yan? Hindi ko muna tinry. Hanap pa tayo ng iba. Baka may madaanan pa tayo dito sa labas. Kanan na tayo dito. This is Insadong. Iba rin ang atake ng Insadong, no? Iba yung vibe niya sa Myeongdong and Hongdae. Meron siyang sariling vibe. May mga shopping din, tapos a lot of restaurants. I guess ang pinakamahal na area in terms of food is Myeongdong, no? Kasi touristy place siya. I guess. Painting, so. Ang artsy din dito sa Insadong, no? Ang dami rin mga arts. So, if you're into art, okay dito mag-stroll.
Ito, souvenir shop. Uy, ano, K-pop. K-pop merch. Ayan, nakita ko ang BTS. Ayan, ang ganda nito. Ang cute. Nice. Tingnan niyo yung dalahan nila ng baby. Nakabalot. Kasi nga, ang lamig. Ayan, cute. Ito, Sam Sigil. It's like a mall. Tapos may mga shops sa taas. Ang cute naman ito, upuan tapos may flowers. Flowers ba yun or plants? I'm not sure. Alang plants na may flowers. Oh, ang ganda ng mga paintings. Oh. Ang cute dito. Oh. Anyong insadong. Tapos ang cute ng mga picture dito. Ito. Ang cute. Playline Friends kasi 93 Hotel in Sadong. Yan na ang Playline Friends. Dito kaya si RJ, tingnan natin. Wow, ang bang, uy, ang sarap dito, ang init. RJ, where are you? Ang cute ni Chimmy, oh. Yan na si RJ. Gusto ko yung plushie. Chimmy, ang dami Chimmy. Ito man ang storage pocket na to, si RJ. Pwede siya sa sasakyan. 12,500 won. Ang sarap doon, halos ayaw ko na lumabas. May picture ako kay Chimmy. Kung gusto niyo makita yung picture with Chimmy, punta lang kayo sa Instagram, i-upload ko yan. Balik na tayo sa paglalakad. I guess ito na yung end ng Insadong na road. Kasi ayan na oh, Angguk Station na yung pagkana natin dyan. Bukchon Hanok Village, kaliwa. Gusto nyo ba mag-Bukchon Hanok Village? Char! Huwag na nakapunta na tayo doon. Iba naman. Parang medyo nakuha ko na nga yung technique para hindi ka lamigin. Kailangan lang hindi tuloy-tuloy na lamig. Kailangan pumasok ka sa isang store, pagpainit, tas labas ulit. Kasi kapag tuloy-tuloy na lamig, hindi ka kayanin. Yun lang, share ko lang. At least yan ang tip ko sa inyo pag pupunta kayo dito anytime soon. Malamig na malamig, mag-layer talaga ng bongga. Tapos mag-heat tech. That's Insadong. Goodbye, Insadong. Nakarin na natin papuntang Angguk Station. Baba na tayo, fam. Ayan na ang Angguk Station. We're gonna ride the train. Going to Hongdae. Let's go. Okay. Dito lang ulit tayo titingin. Tayo sa Uljuro 3. Kasi green line tayo, diba? To Hongik University. So, dito. Mag-reload na muna tayo. Timani. Reloading. Okay, ilagay daw dito. Amount available 400. 5,001. Okay, insert yung bill. Done. Baba na tayo ulit. So, ito na yung papunta ng Hongdae. Yun, 5-4 na. Nandiyan na yung train. Pag green line talaga, laging puno, no? Ngayon, tingnan nyo, puno. So, we're back sa ating neighborhood. Wow! Ang daming tao. Ang ganda, no? Ang ganda ng neighborhood natin. This is Hongik University Station. Exit number 3. Ito na tayo. Dito yung ating Airbnb. Here. Kit na muna tayo. Thank you. Dumaan ako ng GS25. Bili muna tayo ng food. 6-9. So, it's 5-12 na and nandito na tayo sa ating Airbnb. Grabe. Pagod ako. Ang dami natin nilakad. Yung convenience store sa baba, hindi pala siya GS25. Nice to see you pala. Tapos, bumili na ako ng food kasi hindi pa tayo nag-rice the whole day. Di ba? Puro tinapay lang. So, parang medyo gutom ako. Bumili ko ng rice. Ito yung instant rice na ima-microwave mo na lang. Luto na yan. Bumili din ako ng noodles. I know, this is kind of not healthy. Pero, we're here in Korea. Pag-noodles tayo. Tapos sausage. Plano ko sanang kumain sa Hongdae banda kaso pagod ako kaya sabi ko
Yeah, pero kaya naman, madali naman talaga mag-translate sa phone. Sa iPhone, may translator naman. Pipicturean mo lang, mabilis naman, di ba? Yung nga lang, tinatamad lang talaga ako. So, yun lang ang explanation. Kain tayo. Simpleng hapunan. Hapunan na ba to? Snack? Or late lunch? Kasi muna tayong kinain, puro tinapay lang, di ba? Ang dami na nating tinake out. Hindi ko alam kung sa Korea, okay lang na ganitong hinahawakan yung lalagyanan ng kanin. Kasi kahapon nag-dinner kami ng MJ, nahawakan ko to. Tapos nakita ko siya, hindi niya tinataas. Binaba ko na lang din. Tapos ganun ko na lang. Nahiya ako. Baka mamaya, hindi sa kanila ganun, di ba? Ito mag-uwi ako nito. Favorite ni mamang to. Kasi gusto niyang hinahalo to sa kanin. Yung noodles, maanghang siya pero sakto lang. Sarap. Noodles in Korea. Wow! Yung kumakain ka ng noodles habang malamig ang weather sa labas. Sarap, no? Perfect. Hi fam! So alas 8 na ng gabi ngayon and napag-isipan kong lumabas kasi sayang naman. Kayo na kasi parang napapagod na ako, nakapagpahinga na ako. Kaya sabi ko, sige, labas tayo para mag-dinner dito around Hongdae area. Kasi sayang naman, nandito na tayo sa South Korea. Matutulog tayo ng alas 8 ng gabi. Mga 10. Char! So tara, ayan, nakapag-freshen up na ako. Nabasa tayo. So nakababa na tayo ng Airbnb natin. Kompleto ang gear ko ngayon. Ang dami kong pato ngayon. Parang may t-shirt ako, heattech, tapos itong turtleneck, coat, beanie, scarf. Hinanda ko rin yung gloves ko kung sakali. Mas comfortable pag ganito. It's Saturday night here in Hongdae. Tignan natin ang sitwasyon. Wow, reporter yan. Daming tao. Karamihan ng mga coat nila, mga black talaga, no? Sa Japan, ganyan din eh. Dito tayo dadaan. Diba, mas komportable eh. Tsaka, mas mainit-init ngayon kaysa kagabi. Yung kagabi, negative 5, diba? Tonight, negative 2. Yun lang ang nilalakad natin. Ang Hongdae Street. Hongdae Street, tas hindi pala Hongdae Street, no? Sige, lakad tayo papuntang Hongdae. Tignan nyo, may chicken bus, oh. May bus mismo sa taas. Oh, chicken bus. Gahanap lang tayo ng makakainan. Ayoko ng heavy. Yung ano lang, light lang. Kasi kumain na tayo kanina ng parang late lunch, di ba? Hanap tayo. Vintage. Ang oras ay 8:31. Kita ba? Yan, oh. Oh, ganda dito sa Hongdae. Ngayon ko lang napansin tong S Market, Mega Suplex. Ang ganda dito sa Hongdae kasi autumn vibes pa, yung mga puno, dilaw na dilaw. Pukwadang King Kong Pub. 24 hours every day. Grabe, ang ganda. Nakapagpa-picture tayo. Tignan niyo lang sa Instagram. Ang ganda nito, oh. Fam, gusto ko talaga ng duck galbi. Yan yung dapat nakakaya na natin sa kalaan. Kaso ako nga lang mag-isa. Pero meron akong subscriber from Instagram. Galing siya dito sa Korea. Sabi niya, pwede naman daw mag-dine-in ng pangdalawahan. Take out na lang yung kalahati. Pwede naman, no? Parang almusal na lang din natin bukas yung kalahati. This one ay Yugane pala. Sikat din na duck galbi place dito sa Seoul. Or dito sa Hongdae. Gusto ko kumain dito. Gusto ko talaga ng duck galbi. Saan makakain tayo? Pwede naman siguro isa lang, tapos take out na lang. Dito na ako sa loob ng restaurant. Yay, nakapasok tayo agad. Ito yung gusto kong order, no? Marinated chicken galbi fried rice with cheese. 7,500 won. Nilagay na yung lutuan. Uso talaga dito yung may mga lutuan, no? Kaya yung food nakakainin mo, mainit na mainit talaga. May plastic naman silang ipoprovide para dyan mo lalagay yung coat mo, mga gamit mo, para hindi siya mga may ulam. Yan na, sino pa lang magluluto for us? Ano to, butter? Tapos ito na yung meat, tapos yun yung rice. Okay.
Ah, ganun pala siya. Wow, mukhang masarap. Nila yung cheese. Ang galing. Hindi nila hinahayaang masunog, ganyan. Talagang binabantayan nila. Kaya iba't iba yung naghahalo. Yan na. Yan ang sinabihan niya na ako na pwede na now. Let's eat. Hey, sa wakas matutupad na ang ating hiling na makakain ng duck galbi. This is it. And so, let's eat. Ah, okay. Nakano pala yung cheese. Kaya pala pinipipili na ng ganon kasi yung cheese na sa ilalim. Let's try it. Wish granted for tonight. Wow! Ang lambot ng chicken. It's bursting with flavors, fam. Meron siyang onion, nori, tapos parang may gochujang, tapos nalabot yung chicken. Sarap. Parang mauubos ko, konti lang pala. Buti lang dito tayo pumunta sa Yugane. May cheese pa, oh. Basta sa'yo. Grabe, naubos ko nga. Although konti lang naman siya. Yung 7.5 parang good for one. Kung magkahati yung dalawa, medyo bitter. Kasi konti lang yung rice. Makita ko sa inyo ang aftermath. Bayad na tayo. Okay fam, tapos na tayong kumain dyan sa Yugane. Alam nyo ba, 7,500 won lang ang binayad ko. Magkano lang yun sa peso? Around 300 pesos. Would you imagine for that meal, 300 pesos? Okay talaga dito sa Hongdae kasi pangmasa, I mean pang sudyante kasi yung presyuan ng mga pagkain dito. Kaya very affordable as compared sa mga ibang districts dito sa Seoul. Mission accomplished tayo, nakakain na tayo ng gusto natin na duck galbi sa wakas. Sa tinagal-tagal na panahon na gusto natin kumain ng duck galbi, ngayon lang tayo nakakain, tapos ang mura pa. So, ano talaga siya? Sulit talaga siya sa atin. Or perfect timing talaga na makakain na tayo ng duck galbi ngayon. Ah, magaling niya! Ito tayo nagkape kahapon sa Atusan Place kagabi. Chill lang tayo. Kumain lang ako saglit sa M Playground. Pero hindi na ako nag-vlog. Kasi bumili lang ako ng isang damit. 27,000 Korean won. Pabalik na tayo. Ito ang lalakarin natin pabalik. Diba? Sa Hongdae naman tayo magsawa ngayon. Kung nakaraan sa Myeongdong tayo nagsawa pabalik-balik. This time, Hongdae naman.
dito tayo sa Olive Young. Magpapabuto na naman tayo as usual. Hindi kasi madadaanan ito pabalik sa Airbnb natin. So dumaan na naman ako. Mga bagong budos. Pakita ko na lang mamaya. So talaga mamili dito sa Olive Young. Okay, we're done sa ating Olive Young budo. Nilagay ko na lang dito sa plastic natin ng M Playground. Para hindi na madoble. It's currently 11 PM na. And kayang-kaya ko na ang lamig kasi ang dami ko sinuot na layer talaga. And negative 2 lang ngayon. Unlike yesterday, negative 5, di kaya. Negative 2, it's cold but kung magle-layer ka, kayang-kaya. Balik na tayo. Ito yung tatahakin natin. Hindi na ako dumaan doon sa kabila, lagi na lang tayo nadaan doon. Dito naman, wala na yung mga dahon dito. Naubos na. Paano mahangin kasi sa lugar na to? Ang laki kasi, di ba? Yung tawiran, kapag naka-red, stop. Pag naka-green, pwede lang tumawin. Galing, no? Wow, ang ganda ng Seoul. Sa K-drama ko na napapanood yung mga ganitong daanan, no? Tapos, nandito na tayo. Yay! I'm so feeling accomplished today. Ang dami natin napuntahan, ang dami natin nagawa. Kanina pag-uwi natin, napagod na ako. Inaantok na nga ako eh. Pero kaya pa naman pala. So lumabas tayo. And now, 11 o'clock. Pauwi na tayo. Nag-green na yung sahig. So, pwede lang tumawid. Galing, no? Wow, ang ganda pa ng puno dito. Hindi pa siya nalagas. Yan ang kulay red pa. Picture na natin. Eyeline Friends pala to in BT21. Ngayon ko lang napansin. Kaya pala ang cute niya. Lagot yung na-assign dito. Nakita yung desktop. Kita ba? Ayan no, desktop. Lagot. Char. Balik na tayo sa ating Airbnb. I'm so happy I stayed in Hongdae. Ang ganda dito. Tapos ang mura pa. Sinuot ko na ulit yung shawl ko. Kasi kapag ganitong main road, dito todo-todo yung lamig. Hindi kagaya sa mga loob-looban na harangan ng mga building, di ba? Yun lang, share ko lang. Malapit na tayo. Sobrang lapit ng Airbnb natin sa Hongdae. As in a stone's throw away. Itong Holly's Coffee, hindi pa natin na-try dito, no? Pero at least yung Atusan place, na-try na natin. Sarado na siya, oh. Meron pa naman siyang tokbok. Ito, may mga ganito sila, oh. Kahabang naghihintay ka ng bus, kung super lamig, pwede kang pumasok dito. Cacao Friends! Yun pala. Hindi ko napapansin yan. Meron pala yan dyan. So cold. It's really, really cold. Grabe, ang pakalamig sa labas. Okay. Unready with me. Sakto. Kasi hindi ko na pinatay yung on-doll heating. Ngayon, ang sarap sa paati naman. Sobrang init. Hindi kagaya kagabi, di ba? Nahirapan pa tayo matulog dahil sa lamig. Tagal uminit ng on-doll heating. Ngayon, nung lumabas ako, hindi ko na siya pinatay. So, ayan. Sobrang init niya ngayon. Pakita ko lang mabilis yung pinamili ko sa Olive Young, no? Number one is itong butter garlic pretzel. Nakita ko kasi ang daming kumukuha nito. So, kumuha din ako. Tapos, Twinings na lemon and ginger kasi na-realize ko gusto ko magtsaa pagbalik dito sa Airbnb dahil ang lamig sa labas. Parang ang sarap uminom ng mainit bago matulog. Tapos, Hello Bubble Brown na black-pink na pangkulay para kay Mamang. Tapos, Centrum for Men, naisip ko mag-stock na. Kasi nagustuhan ko yung vitamins na yan. Tapos, kombucha. Pokemon. Kombucha kay Jungkook ko lang to narinig before. Pero yan, Pokemon siya. Tatry ko lang naman. Tapos, we have Mediheal Tea Tree Essential Mask. Pasabay to kay sis. And the hand cream ng Dr. Jart. So, that's it for the Olive Young haul. Mini haul. Tapos, ito lang yung shirt na binili natin sa M Playground. So that's it. I'm gonna be ending today's vlog dahil 11:30 na. So time to sleep and time to rest. Tomorrow, chill day lang ulit. So hindi tayo magmamadaling bumangon bukas. It's a Sunday, chill day tomorrow. So thank you fam sa pagsama sa akin sa vlog na to. And I'll see you on the next vlog. Bye!
Close to the sea.